Good morning! Malapit na ako mag-out dito sa work ko. Panggabi ako ngayon, kaya ganito na itsura ko. Medyo toxic pa kagabi, kaya hindi ako nakatulog. Pagkatapos nga ng duty ko ngayon, ay babiyahin naman ako papunta ng Osaka. Natapos ko na lahat ng trabaho ko before pa ako mag-out ng 10:30. Dito na rin ako nag-toothbrush pag umuwi. Kaya pagdating dito sa bahay, naligo na ako agad. And then after noon, nag-take na ako ng gluta supplement. Mas maganda kasi ang absorption nito sa empty stomach. Unless acidic ka, mas magandang inumin mo to pagkatapos mong kumain. Dapat pa nga may vitamin C to, kaya lang hindi pa dumarating yung order ko from the same brand. Nakapagbihis na ako ngayon, but this time hindi na ako magma-makeup. Pero syempre, hindi mawawala ang sunscreen. Ito yung dati ko pa rin gamit from Eskinan ko. Napansin ko kasi kapag puyat ako, hindi ko makapit ang makeup. Kaya nga pala ako pupunta ng Osaka ngayon. Kasi nandun ngayon yung mga kaibigan kong sina Jo at Aisin. At kasama rin yung mga kapatid nila na galing ng Pinas at nagbabakasyon ngayon dito sa Japan. Sasakay ulit ako ng bullet train papunta doon. Pero bago yun, bumili muna ako ng pagkain. First time kong bumili ng obento dito sa station. At dahil nga mag-golden week ngayon dito sa Japan, sobrang daming pasahero. Pero non-reserve kasi yung ticket ko kaya muntik pa akong walang maupuan. Buti na lang at meron pa dito sa gitna. And nang makaupo na nga ako, kumain na ako ng lunch. Hindi na rin ako nakatulog sa biyahe dahil sobrang sakit ng ulo ko. Nagsimula din akong sipunin kagabi. Sana lang talaga hindi ako lagnatin. Ilang taon na rin kasi mula nung huli ako nagkasakit. Kaya nakakapanibago tuloy. Pasado alas 4 na nga nung nakarating ako dito sa Osaka. Yung mga kaibigan ko naman namamasyal ngayon sa Nara. Pero pabalik naman na daw sila dito. So habang naghihintay, dumiretso na ako sa tutuluyan namin. Ang dami na rin palang napuntahan ng maleta ko. Nabili ko nga lang yan sa thrift store ng 1,000 yen or 400 pesos. Nakarating na ako dito sa binook nilang Airbnb. Kaya lang nakalimutan pala nilang iwan yung susi. Kaya naghintay muna ako sa kanila ng konti. Fast forward na nga at lalabas na kami ngayong gabi para mamasyal. Papunta kami ngayon sa Dotonbori para mag-dinner. And heto na silang lahat. Syempre kilala niyo na si Aisin at saka si Jo. Ngayon kasama naman yung mga kapatid at kaibigan nila. 1 week silang nagbabakasyon dito sa Japan. Yakinikura yung gusto nilang kainin. Kaya lang yung pinakamaagang napareserve namin is 9:45 pa. Kaya naman naglakad-lakad at namasyal muna kami dito. At dahil nga nasa Osaka kami, syempre hindi pwedeng mawala ang takoyaki. Kaya doon na kami dumiretso sa mga nagbebenta. Kung galing na kayo dito, alam yung kabi-kabilaan yung mga nagbebenta ng mga takoyaki. At parating mahaba yung mga pila. Pero wala naman kaming choice kundi tiyagain. Kaya heto na nga at malapit na kami. Sobrang nakakagutom habang pinapanood mo yung ginagawa nila. And dito na rin namin kinain sa tapat ng shop na pinagbilhan namin. Ewan ko ba kung bakit nakikita ko na ang umuusok eh sinubo ko pa. Napakainit! Napaso tuloy ako pero bahagya lang naman. Isa nga rin to sa pinipilahan dito sa Dotonbori. Dito to banda sa may Big Koridonki. Isang malaking screenshot na nakikita mo yung sarili mo. Since mahaba pa yung time bago kami kumain sa Yakiniku, nagpunta muna kami sa H&M. Sobrang daming ko nga nakilalang mga Pinoy ngayong gabi. At lahat nga raw sila ay nanonood ng mga vlogs ko. Noong mga oras nga na yan ay humiwala yung mga kaibigan kong sina Aisid at Jo. Naghanap daw sila ng CR. Kaya kami-kami muna ng mga kapatid nila yung nagpunta rito sa H&M. Eto nga at nagtitingin-tingin na sila ng mga damit. May mga ilan-ilan din naman mga sale dito. At nakabili rin ako ng dalawa. Nung nasa Yakiniku na nga kami, hindi pa rin bumabalik yung mga kaibigan ko. Yun pala, plinano nila akong i-surprise. Kaya naman pala ang tagal nila at hindi sila sumasagot sa mga tawag ko. Pati pa nga mga taong nandito sa restaurant, nakisabay din sa pagkanta. And this time, hindi ko na talaga napigilang hindi maiyak. Sobrang na-appreciate ko talaga yung ginawa nila. At lahat na tuloy kami dito umiiyak. As in, hindi ko talaga inaasahan. Sa June 16 pa kasi yung birthday ko. Pero baka daw hindi na nila ako makasama sa mismong birthday ko. Kaya naman sinurprise na nila ako. 4 na taon na kaming magkakaibigan. Pero para na talaga kaming magkakapatid. Sabay-sabay din kasi kaming nangarap na magpunta rito sa Japan. At ngayon, na kahit magkakaiba man kami ng workplace, ay pare-pareho naman kaming nandito na ngayon sa Japan at nagtatrabaho. Sobrang saya ng puso ko mga sandaling yan. At grabe din yung effort nilang takbuhan ako kanina. Nahirapan pa nga daw silang humiwalay. Sobra-sobrang laking bagay na ginawa nilang to sa akin. Naramdaman ko talaga na mahal ako ng mga kaibigan ko. Lalo pa tuloy akong sinipon sa kakaiyak. And eto na nga rin yung mga kasabuat. Sila talaga yung naglibang sa akin habang wala tong dalawa. Pero sobrang thankful talaga ako sa kanilang lahat. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
Pagkatapos nga ng iyakan, finally kumakain na rin kami. Nasulit talaga namin tong Only Yakiniku. Bawing-bawi talaga yung pagod at puyat ko ngayong araw. Hanggang dito na lang muna, bukas ulit. Bye!